Magandang araw ulit mga te. So, kung bago pala tayo mag-start, no? So, kung gusto nyo i-support yung channel natin, so, lagay ko lang yung MetaMask natin sa link ng video. Tapos, pwede na kayo mag-send doon ng extra cards nyo, voxels, so, eat, tsaka, ano nga ba ito? Anything. So, parang ngayon, move na tayo sa tournament natin. No? So, parang, ito yung pang third round na tayo. Nag-move tayo sa third round. So, hanapin natin yung, ayan, tinala natin si Helk, si Kuya Helk, tsaka si Sapresi. So, ngayon naman si Kuya Marteki. Kalaban natin. So, minessage niya ako. So, light fight. Sabi niya. Okay. Thanks. Good luck. Ayan. So, go na natin. No? Ito yung light starter deck. No? So, bali, ito yung continuation ng ano natin, tournament natin. So, igagawa ko na lang ito ng playlist para ganyan. So, hanggang finals. so ngayon, bali, itong light starting deck, okay naman siya. Na, nung chinek ko is, may mga 5, 6, 7, 8, pero kaya naman i-navigate ko kasi nung meron kang summon ako light. So, best of 3 itong format natin. Bali, yung summon, kailangan mo lang maitawid kasi yung napaka-heroes dito, yung 1, 2, 3. So, at least, dapat maitawid mo yung 1, 2, 3 na cards, no? 1, 2, 3 na round natin. Kasi, pagka hindi mo siya naitawid, mga dre, bawa, nakuha mo yung mga 5, 6, 7, mga 5, 6, 7, 8. Yun ang medyo matindi. So, ang kalaban natin level 12. So, kailangan na, mythic player yan. So, ito, 8. Kailangan lang natin tanggalin tong mga to. So, ito okay din yun. So, kailangan, first yata tayo. Kasi tatlo lang yung namuligan natin. So, check natin. So, kung sakali, pwede ko nakailagay ka agad yung maganda to. Napakaganda tong opener natin. So, pwede na tayo maglagay ng dalawang card. So, may tatawid na kagad natin yung first 1, 2, 3. Tapos, meron tayong Hunt Warden. Pwede, hindi na ako, kahit hindi na ako maganto, no? At hindi na ako maganto. So, ito, sumasabog to. So, ang mangyayari nyan is, ibaba ko to. Ito, hindi ko pwedeng, ano, himbawa, tirahin ko lang to. Kasi, pagka inatake niya to sumabog dito. So, dalawa na madadala niya. So, parang mangyayari is, sacrifice ko to. Hindi pwedeng hindi, no? Mga dre, hindi pwedeng hindi. So, dapat, medyo alam nyo din yung cards nyo, no? So, sumabog yung ano natin, maigi na siya yung sabugan. Maigi na siya yung sabugan. Kesa yung parang, yung isa pa. Kasi, madodouble attack tayo lang. So, ayan, may heal. Ito, pwede ko itong ignore, eh. Pwede ko itong ignore. Pwede kong, kung sakali, i-hit ko lang yung guard niya. Kasi ito, i-save ko lang. So, parang ito, ibaba ko lang to. Medyo may BP yan. So, parang makaka-free siya dito pero hatawin ko siya dito. Kasi ganun din naman ang gagawin ko. No? Hindi ko muna siya hinataw, mga dren. Hindi ko muna siya hinataw. So, may tendency na pwedeng, kung i-ignore niya yan, is pwede ko siyang erecta. Libre yun. Libre. So, yan. Okay lang naman yan. Kasi 4 lang naman talaga. Ang masama kung dalawa. Yan, yan. Masama yan. Dalawa kasi. So, parang nakalibre siya na isa. Pero sa tingin ko goods pa rin naman tayo dito. Kasi pag inatake niya to, 3 naman yung damage nito is ganun din. Ganun din. So parang. So atakihin natin to. So libre yun, no? Tapos atakihin din natin to. So babalik yung isa natin. Sana yung 1. Okay, yung 1. Tapos deal this tayo. Yeah, medyo maganda. Maganda yung transition natin. Ano lang natin yung second round. No? Yung susunod na round. No? Kung magsasummon ako, late lang tayo. O, pwede tayo mag-draw ng card. Pero available na kasi sa atin to, mga dre. Available na itong dalawa. So, parang pwede na ating galawan. Yun pala, Ursine. So, ito, pwedeng it's either ito lang or ito. Kasi kung pag inatake ko ito, may lalabas pa akong impling. Yun ang parang iniisip ko. So, parang pwede naman na so, ignore ko na lang siya. No? Ignore ko na lang. Mga dre na ignore.
So at least meron pa tayong firepower sa next turn. Pwede akong magsabon or yan to, or pwede mas maganda pa na may makakuha tayo ng creatures. Yan, maganda yan. Nag-drone down siya. No? Ibig sabihin, wala siyang baba. Most likely, summon na ako late. No? So, parang ro-roll yun na tayo doon sa time. Yan. Kasi, meron naman tayong peace bringing yan, sa 8th round. Kung parang, kung darating sa point na yun, pero mukhang hindi naman. Mukhang hindi naman. Kasi, 17 na lang, tapos may Ursain pa tayo. Tapos, eto, so, nakalibre pa siya. No? So, mali yun. Mali sa part ko yun. Kasi, dapat, hindi niya malilibre yun. Isang yun. So, parang na-double na tayo doon. So, ngayon, ito form power lang natin siya. So, sana ito tumama dito. So, hindi. Kung hindi, okay lang. Okay lang. Walang problema tayo. So, ang gagawin natin is summon accolade lang tayo. At least, 8 na lang siya. Tapos, medyo matagal pa naman yung round 7. So, parang sa 6, ang alam ko yung echo caster lang naman. So, parang ganun lang. Okay, hindi pa naman rin siya nakakakuha. So, sa 7, ito kasi medyo manipis yung ano niya. No? So, nakuha niya pala yung Shepherd. Medyo manipis sa is lang. So, parang hindi okay yun. No? So, ngayon, 6, pwede kong gawin to. Tignan natin, hindi kaya, pag tumama to, panalo na tayo. So, panalo. Okay, pala. So, good game. Good game tayo. So, parang yun. Medyo mabilis, no? Kasi maganda naman yung bunot din natin. So, message natin si Kuya. Gigi. I'll be here for the second. So, parang medyo maganda yung bunot. So, sayo ko nga dito sa totoo lang. No? So, pag dito sa tournament kasi na to, based on luck. So, meron din konting parang medyo konting play. Medyo konting play. Kasi, ano, syempre, kung medyo mali yung mga, ano, doon sa ginawa ko kanina. Ang nagkamali ako doon is yung namatay yung hindi ko in-eliminate yung summon na Acolyte. Tapos, napatay niya Impling ko. So, parang sa akin mali yun. So, parang, dapat hindi siya makakalibre kahit isang creature. So, kasi napakahalaga nung ultimate isang creature lang yun. So, parang yun yung parang pinaka-point ko nun. So, go lang natin to. So, okay na yun. 1, 2, 3, no? So, first ulit tayo. No? Napakahalaga ng first, mga Dren. Napakahalaga ng first dito. So, at least meron tayong unang baba. Tapos, kumbaga, igagahod na lang natin yung mga consecutive na. So, nakuha uli natin 8. Ito kasi dead card. No? Dead card hanggang. So, kanina, maganda naman yung bunot natin. So, kung mapansin mo, dalawin dead card, mga Dren. So, parang gawin na natin ito. Baba na lang natin. So, yan yung sinasabi ko. So, at least, makakakuha pa naman ako ng trial. Pero, yung sa kailangan itabit ko yung 4th round. No? Kailangan makakuha tayo na medyo okay ngayon. So, ayaw kasi natin na parang summon ako late na yung labas natin. So, okay. Ayun. Napakaganda. So, ito. Pwede to. Suicide ko to dito. Suicide natin. Sana sumabog sa kanya. Okay, sumabog sa kanya. So, yun kasi 1 mana. Pinatay niya is 2 mana. Creature. So, parang doon solid yun. Mga Dren. Solid yun. Kasi kesa tumama doon sa gun. So, napakasolid nun, mga Dren. Yung move na yun. Yung RNG na yun binigay sa atin. Baka isa pa yun sa mga key round na magpanalo sa'yo. So, dito kasi, ultimo yung parang, yung mga ganong galawan is bilang yun. So, ito, kagandahan yan is, mapapatay natin to. Yan. Tapos, may heal natin. So, ang ganda nung ang ganda nung bigay. Maganda yung swerte. Swerte tayo. Swerte. So, parang sa'yo nga, based on love. So, although may skills na kasama doon sa pero, based on natin, maganda yung pagkaka-sequencing natin. So, meron tayo na ito. So, sa tingin ko, panalo na ito. Kasi parang, naisip, wala na ako naisip na comeback doon sa kay tropa. Parang wala na akong, check natin kung paano. Okay, naging 4, no? So,
ito, available sa akin to. So pwede ko tong paputukan, no? So ito kasi yan. Tapos available siya. No? So maganda. So at least hindi pa rin naman siya makakabawas, no? So yun pa, yun lang, titingnan mo lang din yung mga pwede mong options, no. So either mag-draw ako ng card o ito na lang, sama na ako later na tayo. Ayaw ko kasing mag mag-skip ng turn na wala akong naidadagdag sa board. Kasi ang light, kung mapansin nyo, is wala namang board clear yan. Walang board clear yan. So parang every creature is napakahalaga. So ngayon, pwede ko itong gawin. Pero babawas din siya ng dalawa, no? Parang yan ang naisip ko. Pero pagka ginawa ko to, buhay ito. Yun na mismo ang pinaka-point. So 13, kailangan ko ng 3 attacks para pumasok doon. So parang pag ginawa ko yun, kasi magiging 15 yun. Tapos ano, putok. So okay, sige, go natin yun. Yung play na yun. 2, 3. Tapos pwede naman ito tsaka ito. Pero tingnan ko kung papasok doon mga ganito. Yan, pumasok. So goods tayo dyan, panalo na tayo. Kasi pumasok yun. So parang nakuha ko na tong ito. Sana yung gagawin kong play, kukonvert ko siya, paputukan ko, mawala yung protected na ako atakihin ito. Ang nangyari is nakakuha tayo ng front line, tapos pumasok tong pumasok yung tira. So parang good side, no? So okay lang, okay na panahan na tayo. So parang maganda, no? Sa totoo lang, dito sa iyo, maganda yung bunot natin sa swerte. So napakaganda nung second third run natin. So moving forward tayo, no? So magpasalamat lang tayo, no? good game Monk. Thanks for the game. Have a blessed day. So ito, maganda ang ito, kung mapansin mo, mythic yung kalaban natin. Bali, ang totoo, hindi naman mahina yung kalaban natin. Minsan kasi level 12 yun, kita mo naman. So minsan kasi mahirap lang yung binigay na card sa kanya. So parang hindi niya maitawid. So kahit anong gawin niya is wala siyang way para parang yan. So moving forward tayo, mga Dren. Pwede ang abangan natin. Ay, si Lord Crew, mga Dre, no? Si Lord Crew, pwede natin makalaban si Lord Crew. Okay, si Lazy Dictator. Ito, nakakalaban ko rin kay si Lazy Dictator, no? Pero siguro maganda si Lord Crew, no? At least idol din natin yan. Idol natin yan si Lord Crew, no? So pwedeng siya yung susunod na natin makalaban. So hindi na naman natin, hindi, pwede pa ako pumunta sa mushroom niya, no? So hindi naman, no? Hindi naman. Kasi hindi naman ako ano. So maganda yung maganda yung bigayan natin. Maganda yung bigayan dun sa deck natin. So siguro ano na lang tayo, medyo mag-update tayo. So para lang meron tayong additional na info dito sa ano. Kasi ito naman pending at yung susunod na laban ko kasi pwedeng 24 hours pain. Kung sakali na hindi matapos ni Lord Crew ngayong day, pwedeng maghintay kami kahit bukas pa. So parang wala siyang hassle. Kasi everyday kasi isang laban lang naman ng so parang hindi siya okay lang. So kung mapansin mo, itong last weekend, mga Dre, no? So parang inalat ako dun sa ano, kasi parang ang ginamit, nag-testing ako ng deck. So tinesting ko yung parang build up na deck ko, yung hidden Mitsurugi, no? Kaya close ko lang to, mga Dre. So hidden Mitsurugi, kung mapansin mo, is naka 7 wins lang ako, pero galing ako mythic niyan, mga Dre. Mataas pa rin, 3 MJ tsaka 1 epic, so goods pa rin yun. So parang hidden Mitsurugi, pero nung chineg ko yung i-claim ko na gods, and this 13. So parang ang taas, mga Dre, no? So ang kagandahan kasi ngayon is
ang totoo lang kasi pagka tumataas kasi yung player mga dre, pag tumataas yung player tumataas din yung reward pool natin. So hindi ko alam kung kasama to sa parang yung bagong rewards natin. Yung may mga bagong rewards kasi tayo na parang allocated na libre no, yung parang ano ba tawag dito? Kung mapansin nyo, eto, pakita natin, no? Eto si Kuya Lord Crew, mga dre, no? Ayan. Si Kuya Lord Crew yan. Si Kuya Dennis, no? So, siya yung pwede natin kalaban. Pero maganda yan, maganda content nyo kung siya yung makakalaban na. Idol natin yan, idol. So, parang kung mapansin mo, nasan ba yun? May nag-message, eto yung opening of the gods. So, meron tong ibibigay to mga dre, no? Ibibigay to kung gusto nyo, parinig natin, no? Parinig natin, so wait natin. So parang ang ibig niya sabihin mga dre, no? So parang ang ibig niya sabihin mamimigay sila ng 1 million world token dun sa mga eligible, no? So parang paano malaman kung eligible ka mga dre, no? So eto kung mapansin mo eto God's Offering, no? Eto yung link God's Offering. So parang eligible ka kung sakali na parang kinlaim mo na yung gets token mo. So, pagpaligin natin, paano mo yung kinlaim mo? Ano ibig mo sabihin diyan ko, LG? No? So, parang eto, kung sakali na naandito, di ba, kasi eto, ibig sabihin, wala pa sa wallet ko to. Kailangan ko pang i-claim para maging eligible ako dun na yung parang madagdagan yung makukuha ko. No? Pero, kung sakali na nasa wallet ko na siya, katulad nito, kung mapansin mo, eto, ibig sabihin, counted na to. So, parang ang staking kasi, mga dito, kung medyo hindi naguguluhan kayo, ang staking kasi, ibig sabihin is naandun yung gods mo, naandun basta nasa immutable lang yata yun ang parang pinakano. So when staking, so parang ang mangyayari kailangan naandyan lang yan, so parang hindi mo siya gagalawin. So parang mas marami kang gods na naandyan, mas malaki yung makukuha mo god token. So parang eto may mga nakalagay naman dito, no? Surprise rewards yan, delivery in a matter of weeks covering from December 1. So parang kung nung December 1 to June 12 is medyo nag-accumulate ka, no? Nung gets token. So parang yun, kita nila yun, no? So parang binibilang nila yun. Ang matindi to, nakakuha ko dyan nung January yata, mga January 3rd week, kumuha ko ng 160 gets token. Kinlaim ko, kaso binenta ko kagad. Baka hindi na i-snapshot yun kasi naandito pa lang, hindi siya naka-claim, eh. Yung ibig ko sabihin. So wala siya sa wallet ko, hindi ko na-claim. Binenta ko na kagad kay Kevin Yee. Shoutout kay Idol Kevin Yee. So parang yung binenta man 20,000 yung mga din. 160 pa nun. So 20,000. So snapshots taken from weekly basis. So parang weekly basis yun. So parang ang nangyari is hindi ko alam kung paano, anong ibig sabihin ng weekly basis. Parang first day nung pagkabigay ng weekend rewards or paano siya, yo, basta pumasok lang sa token mo, sa wallet mo, parang ganun. O na-count na ba 'yon? Parang ganun. 'Yan ang ibig ko. Hindi ko lang medyo maguli. Hindi ko ano o ba dapat dumaan lang. 'Di ba na-claim mo na? So added na kagad 'yon. Yung ba 'yon? Hindi ko 'yan ang hindi ko ano. Pero siguro sana ganun. No? Na kasi kung sakali na mabibilang yung 160 na kasi medyo hindi pa umabot ng 1 day 'yon, nabenta ko na kagad. Ata, 2 days yata mga ganun. So, eto, we will need to, so, and kung mapansin mo, we'll need to be claimed. So, parang hindi, kung hindi mo siya na-claim, naandun lang, hindi siya nabilang. Pero ang kagandahan niyan, nakuha ko yun. So, parang, kung, sa tingin ko, nakuha ko yun, baka nasali yan. Siguro, na-add lang yun. Hindi ko alam yung snapshot na yun. No? Parang, ina-add lang din siguro nila.
So, on, ibig sabihin, oh nga, tama nga, parang, yun yung parang idea ko dun. So, parang, kung every week ay naglalaro ka, tapos may nakiklaim ka, siguro may parang, ano, ina-add nila yun. Kahit, na, kahit umalis sa wallet mo yun, tapos bumabalik. Bago, binibili ng cards o binenta mo sa tao, at least dumaan pa rin sa wallet mo yun. Parang, yun yung parang ibig ko sabihin. So, ito, oh, et, ang mangyayari kasi, ito mga kasino, yung 1 million nung token is, pagpalingin natin 1 million na sakto, no? The 333% is 330,000. Yun pa lang yung, yun yung bibigay sa atin, no? Hanggang June 12, no? Tapos, ito, yung susunod na consecutive na weeks, no? From June 13, end of the program. Hindi ko alam kung kailan yung end of the program, no? So, yung 67% or 66,000, 670,000 gets token is ipapamahagi sa pamamagitan ng itong mga parang point na to. So, delivered from monthly in batch of weekly snapshots, no? From June 13th, snapshot taken weekly, weekly. So, parang ganun. So, ito eligible, ano? So, kung sakali na parang gusto mo maklaim itong mga ongoing rewards na to, ito yung kailangan mong gawin mo din. So, parang, so, ayan, kung mapansin mo, only gets token held in immutable X wallets are eligible. So, parang kailangan na-claim na. So, this immutable X wallet must be linked to the Gods exchange. So, parang yun lang naman, yung common na nakalink naman tayo lahat. Kung medyo matagal na player ka na. So, parang, plus, one of the following. So, one of the following na, kahit isa dito, mga din, so, player, at least, one game per week. O kaya nag-mint ka. Eh, ito lahat naman ginagawa ko natin. Pera lang to. Hindi kasi ako nabili ng, ano, ng card. Pero itong naglalaro, okay tayo dyan. So, nag-mint tayo, okay din tayo. Tapos ito rin, nabili rin naman ako ng cards. Tapos nagbebenta rin ako. So, parang kahit sa token trove, mga din. And kung mapansin mo, second body market. Purchase a sale of gods in card. Unchained card. From any marketplace running on the Immutable X platform at least once per one pool. So, ang mangyayari yan, kung mapansin mo, kahit secondary market, mga din, nakalagay. So, kahit hindi mismo doon sa Immutable, kasi kung mapansin mo, ito, pag click mo to, nakalagay dyan Immutable X Mart. So, ang totoo, itong token trove is, parang Immutable X na rin yan, kasi doon mismo yung parang pinagkukuhanan lang nila ng data. Parang ganun. Tapos, ang ginagawa ng ng token trove is nagdadagdag lang sila ng fee nila, no? So, pero ang noong una kasi ginagamit ko is Immutable X. So, parang ang nangyayari doon sa isang card ko is nabenta ko ng imbis na 7 gods token is 0.7. So, parang noong time na yung mahal pa, no? Pero more likely 500 pesos yung nalugi sa akin. So, parang noong time na yun, nag-move na ako sa token trove. No? So, bakit? Kasi nag-move ako sa token trove. Kasi dito, pag kumapansin mo, no? Medyo marami tayong naipon na cards. No? Hindi na ako nabili mga din. No? Yung parang galing sa pera o sa bank account ko, wala. No? Parang puro palabas lang. So, parang mangyayari, halimbawa, kung kasakali na kinlik ko to, tapos nilista ko siya, no? Balilis ko. Meron kasi dito na lowest. So, parang hindi ko na kailangan. Dati kasi, ang ginagawa ko, tinatype ko pa yung presyo. So, dito, lowest na lang. Kahit sabi mo magbayad ako ng 0.28, okay lang sa akin yun. Kasi, yung mamamaximize ko yung time ko. Hindi ko na kailangan i-compete siya kung ano ilalagay ko. So, parang naando na siya. Parang automatic na. Yun yung mismo parang value nung site. Kasi kung wala yun, tapos kita ko rin yung collection ko. Ang dali kasing hanapin, kung mapansin mo ang ganyan. Ang daling hanapin, may category naman, hanapin mo yung card. So, parang naandito na lahat. No? So, sa totoo lang, ang ganda kasi nung website. No? So, parang kung nandun tayo sa Immutable X, hindi, kung gagayahin ng Immutable X yung features nito, lahat ng tao nandun na sa Immutable X. No? Pero, dahil sa mas convenient to, dito nagmumove yung tao. So, dito din. Although na parang yung Immutable X, siguro wala din silang pakialam. Alam mo kung bakit? Kasi pag nagbenta ka dito is parang nagbenta na rin yung Immutable X. Kikita pa rin sila. So parang parang double pay kasi yung ginagawa natin dito. Pero sa akin okay na. Wala problema. At least madali siyang i-navigate. So yun lang. Yun ang ano natin. Ang ganda ng, pwede ko itong i-claim. Pero gagawa kasi ako ng parang
in-depth analysis dun sa parang paano maglaro nitong game. Kasi sa totoo, ang ganda kasi nung laro sa lahat ng parang free-to-play na game. Na syempre para lang sa akin kasi wala, hindi ko naman na testing yung iba. Sa akin kasi mahilig din ako sa ganito. Tapos ang dami niyang sobrang millions yung ano, combination ng cards na pwede mo galawin. So parang pwede mo rin panalo. So napaka-fun niya. Napakaganda yung laro. So parang paglabas ng mobile version nito, sa tingin ko mag-i-spike tayo. So dadami yung kasi ngayon more on PC, 'di ba, PC user lang. So mas marami sa mobile. Parang ang bilang nila diyan is 2 out of 3 na player is mobile kaysa dun sa PC user. So parang ganoon. So once na ano to, naayos nila sa mobile nila, no? Sa yung mobile version nila is sa tingin ko mag-shoot up tayo. Kasi ang ganda ng game. Yun lang naman yun. Basta maganda yung game, mag-shoot up talaga. Tapos yun yung value niya. So, yun lang. Hanggang sa susunod na ano natin, mga Dre. Sa susunod na, hintayin ko kung sino yung pwede kong kalabanin niya. Si Lord Crew or si Lazy Dictator. So, good luck pareha sa kanila. So, salamat sa panonood, mga Dre. Good luck, have fun. Sige, man. Namaste.